awesome day everyone. Ayan, magandang umaga na naman world. So, papasyal ko na naman kayo dito sa isang napakagandang lugar sa Lupang Pangako. Dito po kami ngayon sa south part ng Israel. Ayan, ito po yung tinatawag na In Avdat. So, dito mga kapatid, ma-miss kaya kasi nga, part na po ito ng Negev. Ang Negev, isa sa pinakamalaki or pinakamalawak na disyerto dito po sa Israel. Pero ma-amaze ka kasi meron po ditong tinatawag na oasis or tubig. So sa Bible, matagal nag-stay yung mga Israelites dito. So sa Negev. So magtataka ka bakit paano sila nabuhay, disyerto. Pero ma-amaze ka kasi sa disyerto, merong tubig. Ayan o, nakita nyo. Wow! At syempre, napaka-breathtaking yung lugar. Yung mga bundok, no? Breathtaking. Breathtaking. Makamiss kayo mga kapatid. Sobrang ganda pag mapasyalan mo yung inabdat na ito. And napaka-fresh ng tubig. So ito po ay galing sa isang spring na galing po sa loob ng isang bato. Mga bato dito. So ayan. Sarap pakinggan ng melody ng musika. Ng tubig. So ayan mga kasama ko. So, napaka-amazing kasi first time ko rin mapuntahan ito. So, ayun nga, nabuhay yung mga Israelites sa part na ito. So, ayan, kaya, syempre, isa sa mga kailangan para mabuhay yung isang tao, kailangan ng tubig. So, matagal sila dito sa desierto ng Zin, wilderness of Zin. So, andun pa rin yung provision ng Panginoon kahit na matitigas yung ulo nila. Ayan, nagpo-provide pa rin yung Panginoon. So, ngayon, ayan, this is south part ng Israel, ang In Avdat. So, lalakbayin namin ito. So, ayan, titingin-tingin muna tayo dahil mabato. Pero maganda po siya kasi meron siyang mga, ayan, makikita mo may mga pintura, mga trail. So, hindi ka rin mawawala. So, nasa pagitan ka ng dalawang malalaking bato. So, nakaka-amaze yung wonders ng creation dito sa Negev. Kasi, basta iba yung pakiramdam mo. Iba yung pakiramdam mo. Parang gusto mong mag-stay ng matagal dito, magmuni-muni, di ba? Parang kung may marami kang tinataguan, pwede kang pumunta dito. Kasi walang masyadong tao dito. So, saka pag papansin niyo yung mga bato, mga lime siya, pero marami rin mga bato dito na tinatawag na mga basalt stone, yung mga black stone na matitibay talaga. So, ayan, ganito po yung terrain, yung lakaran dito sa Negev. And praise the Lord dahil maganda po ngayon, pinuntahan namin, malamig-lamig pa at ayan o, kita mo yung araw na sa taas na pero may shadow pa rin, so ako po yan. Dahil malamig pa nga, so meron kayong mga jacket, kasama ko po yung aking magandang asawa. So, ayan, actually katatapos lang namin sa likod namin, andun yung pinaka-spring, yung waterfalls. So hindi na po natin na video, nawala po yung video natin dyan. So ngayon ay syempre, medyo mahaba-haba yung lakaran, so ito po yung isa sa mga hagdanan na kailangan mong akyatin. So kasi merong dalawa yatang bundok na akyatin para makapunta ka sa pinakatuktok nito. So dapat handa ka dito, malakas yung katawan mo at maganda yung sapatos mo, ready ka. So kasi ayan, kung may takot ka sa height, medyo mahirapan ka dito. Pero ma-amaze ka sa yung mga makikita kasi ang bundok pa lang, ma-amaze ka. And syempre yung iba yung pakiramdam pag nandito ka sa lugar na ito. So safe na rin, safe naman siya. So marami kami ngayon. And masaya pag marami kayo at syempre masaya rin pag ganito yung weather. Kasi pag mainit na summer, medyo mahirap na rin dito akyatin. Kasi ayan, medyo mataas talaga. So ayan, bigyan natin ng time yung ating asawa. Ating asawa yung aking asawa na umakyat. So, ayan. So diba? Ang tirik ng daan dito. So, meron din siyang mga hawakan. Nakikita niyo, meron siyang mga nilagay yung Israel na hawakan. Para, hindi, kung may slide ka, meron kang hinahawakan ng mga bakal. So, ayan, napaka-amazing. Masarap ito puntahan. Pag dito ka sa Israel, pasalan niyo po yung Negev. Or, tinatawag ito na In Avdat dito sa Israel. So, ayan. Hindi ko alam bakit tumigas yung ating video. Oops. Ba't ka tumigas? Okay. So, ayan. I-skip na lang natin. So, ayan. Andito na ako. So, paakyat na kami ng isang bundok. And, ayan po.
Ako nagsasalita-salita ako, hindi ko na, hindi nyo na marinig kasi dinadab ko na lang ito. So, ayan. Tatlo po yung damit ko kasi nga masarap yung panahon, weather nung pumunta kami dito. So, mahangin. And ayan, yan po yung daan, no. Meron, actually hindi po siya dry, meron po siyang tubig. So, hindi ko lang kung saan ang gagaling yung tubig. Ayan, no, may makikita mo yung mga lumot. So, kaya kailangan mo rin mag-ingat dahil baka madulas ka. So, you need to, dapat hindi ka lasing pumunta dito. Dapat nasa maayos ka na katinoan. Okay, so ayan, may mga hawakan. Diba? So, ayan po ang aking mukha. At ito po yung mga halaman dito. So, magaganda yung mga halaman dito. Para sa mga fern. Ayan, diba? So, ganda ng beauty ng Negev Desert. So, ayan, south part ng Israel. Ayan po, ayan yung may mga palatandaan. Markings na ikaw ay nasa tamang daan. Ayan, yung mga bundok na yan. Pero matitibay naman. At dito na kami sa isa sa mga mataas na bundok. At makikita mo sa baba. Ayan. Kailangan mo mag-ingat ng konti dito. And syempre, yung bundok na ito ay pinamamahayan ng iba't ibang mga ibon. At actually, marami akong nakita dito ng mga agila. So, lugar. So, ayan, may mga nakakaratula na huwag kang pumunta dyan kasi delikado. So, kita nyo naman. Diba? Masyadong malalim. So, ayan. Nakaka-amaze. So, masaya kasi nga. Yan, marami kami ngayon na umakyat dito. And iba rin talaga pag first time mo napuntahan kasi marami kang nakikita at bago sa paningin mo. So, it's amazing. It's awesome. So, ayan. Pinapakita ko sa inyo yung lalim ng bangin na aming nilalakad. So, ayan. Ayan sa baba, andun yung tubig. So, that is oasis. Isa sa stream dito sa disyerto ng Negev. So, almost nasa 2 hours yung kailangan mong time dito para malakad mo ito. So, 2 hours bago mo maakyat yung tuktok nito. So, ito po yung daan. Ito nyo. So, ayan. Ayan na ako. Hubad na ako kasi mainit na. Hinabad ko na yung jacket ko. So, ito yung mga kasama ko. So, meron na kaming pila kasi nga mas paakyat na ito. Medyo matirik na yung bundok dito. Yung pinaka-final na bundok. So, marami na tayong nakat na scene. Pero ito yung isa sa pinaka-matirik kasi doon sa pinaka-una harapan talaga. Yan yung pinaka-panoramic view ng inabdat ng bundok na yun. Nakita nyo mga kapatid, may mga basalt stone dito. And nakaka-amaze kasi nga para siyang line. Buong line niya ng bundok. So, amazing talaga. So, maganda dito magkuha ng souvenir ng mga bato. Ayan. Lumabas na yung araw. Kaya mainit na. Kaya yung iba dito ay nagtanggalan na rin ng kanilang mga jacket. So, ito po. Ayan yung mga grupo ko. So, we conquer and we survive this place ng inabdat. So, ayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, paalam.